So ito guys ha, kanina ko lang na-realize nung nakita ko yung replay ng 24 oras kung saan in-interview nila itong si Mayor Bullet Halosos, okay? Itong issue sa Eat Bulaga, this just started a new station war between GMA7 and TV5. Kasi akala natin tapos na yung mga araw ng station war. Diba? For how many years nag-aaway? 2 at 7. Mga talent ko lang. Mga talent, tapos agawan sila ng talent, pagandahan sila ng show, sa ratings, pataasan. Diba? Talagang merong wall talaga doon sa dalawang istasyon. Ganon ang mangyayari dito sa TV5 at sa GMA7, and this will be very ugly. Okay. Ngayon pa lang madumi na, nagsisimula nang makita yung mga ano eh, yung mga tira eh. This will only get worse. Lalo na pag July, pagpasok ng bagong programa ng Eat Bulaga sa TV5. Okay? What do I mean station war? Okay. Una, nakita po natin yung hiritan ng mga tao from both camps. Sa TV5, lahat ng show nila, ini-interview na yung Dabarkads. Okay? Si Christy Permin, todo atake na sa show ng GMA. Okay? Sa Eat Bulaga ng mga Halosos. Okay? Talagang, ano na, kumaga derechahan ng atake. Wala nang, no holds barred na. Okay? Yan sa side ng TV5. Sa GMA7, de puro side na ng ano, Halosos yung pinapalabas. Pero susunod yan, pati sa social media, pati sa titira na din yan pabalik. Maghihiritan na din yan, mag-ano din yan, sa ratings, sa mga kritisismo, mga negatibo laban sa TVJ o sa kung sino man doon. So maririnig nyo na yan sa GMA. Sa mga ano nila, sa mga artist o mga tao na loyal sa kanila, yung kay Suzette, ayan, Dr. Lero, yan, maranig mo na yan. And caught in the middle, si ABS-CBN. Kasi si ABS, mayroong batang kaya po, mayroong partnership din with GMA. So, parelax-relax lang sila, pahiram-hiram lang sila. Okay? So, yun yung unang aspeto, magtitirahan na sa mga shows. Diba? Pangalawang aspeto, yung hirama ng artista. Sa ngayon, sinasabi ng 7, na welcome ang TVJ, magka-show kayo sa ano, Channel 11, sa Gina ano nila, na station nila. Tapos may show si Bossing yung 24/7 kasama si Maha, si Jose Manalo, may mga shows din sa GMA, yung sa Battle of the Judges ba yun? Basta may dalawang show siya alam ko sa GMA eh. At kumbaga maayos naman yung ano, patalon-talon. Ngayon 'yon. Okay? Ito ang isang prime example dyan. Papayagan ba ng GMA na mag-guest si Alden Richards doon sa TV5? Eh? Doon pa lang eh. Haharangin na nila yan. Kasi they will be all in. They will be invested dito sa Eat Bulaga ng mga Halosos. Ngayon, medyo paano-ano pa sila. Nambabash yung mga tao eh. Pero pag medyo humupa yan, pag medyo hindi na ganun ka. At yung mga artista are more open na mag-guest dito sa Eat Bulaga ng Halosos, maghigpit na yan, mag-ano na yan, bawal kayo dyan sa TV5. Pag umano kayo dyan, ano na kayo sa amin, X kayo sa amin, ganun din sa TV5. So, malamang sa malamang yan, unti-unti, aalis ang kung sino mang Dabarkads ang nasa GMA7 pa. At lilipat na lang sa TV5 tsaka sa Net25. So, wala namang problema doon sa mga stasyon na yun eh. Pero hindi na sila pwede sa GMA. Prediction ko lang naman to. Pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Pero yun na po, makita na po natin ang simula ng panibagong station war. At dyan po ang laban sa dalawang Eat Bulaga. Okay. At talagang puro bangayan yan, puro ano yan. And makita po natin kung sino po ang magwawagi in the end. Okay? So of course, advantage talaga yung Tito Vic and Joey kasi marami na silang mga loyal viewers, loyal subscribers.
At it will be a real challenge for GMA. Kaya ba nilang ma-figure that out? Eh, kailangan, you need to be talagang matalino talaga kung makaisip ng mga gimmick dyan. And you have to do something from scratch. At mahirap yon. Kasi hindi naman madali mag-ano ng noontime show. Bibihira ang mga katulad nila Vice Ganda, Willie Revillame, Tito Vic and Joey na kaya magdala ng show. So, yan po ang challenge ng GMA. So, tignan po natin kung saan pupunta to. Mga station war na mangyayari. So, see you po sa next video po natin, guys. Please follow at Mark Gamboa Music on TikTok. Bye-bye.